part 3 ng ginawa naming octagon-shaped flooring ng pergola. Palgak naman kung tawagin dito sa Korea. Ito na rin yung last part ng pag-assemble namin ng octagon-shaped flooring na ito. Sa part na to, tinatanggal namin yung ikalawang layer hanggang sa ikaapat na layer ng kahoy. Kakatingin kasi ulit namin yung dulo ng kahoy na tumapat sa paglalagay ng bilog na poste. At pagkatanggal naman ng mga kahoy, kakatingin naman ito gamit naman ng jigsaw. Susundin lang namin dito yung kuhit ng ginawa namin. Matrabaho talaga ang pergola na ito, kaya kapag ito ang ginagawa namin, umaabot talaga kami ng 2 araw bago namin matapos ang pergola na ito. Dito flooring pa lang yung ginagawa namin. Yung ibang part nga pala ng pergola na ito, hindi na ako yung gumawa, kundi yung kasama namin Koreano at Vietnamese sa department namin. Ang ginagawa lang namin na ito, bali ito pa lang yung pinaka-flooring ng pergola. At ito yung pinakamatagal at pinakamatrabaho sa lahat ng part ng octagon-shaped pergola na ito. Dito na iselpak na ulit namin yung mga kahoy at napalabas na rin namin dito yung 8 butas na paglalagyan ng bilog na poste. Sa part na to, ginagamitin ko ng wood trimmer para maging pulido yung pagkakatrim, yung pagkakabilog ng mga kahoy. At pagkatapos ko mag-trim ng kahoy, isusunod naman namin dito yung paglalagay ng habaki o yung pinaka-frame ng flooring na ito. Ang sukat nga pala ng kahoy na ito na gagamitin naming frame ay 250 by 60 mm. Medyo mabigat yung kahoy na ito kaya dalawa kami nagbubuhat. At yung bawat dulo ng kahoy na ito ay kakatingin ko lang ulit ng 22.5 degrees. Yung haba naman depende na yun sa bawat kanto o sa bawat sulok ng octagon shape na flooring na ginagawa namin. Dito isa-isa ulit ang paglalagay namin ng frame o habaki kung tawagin ng mga Koreano. At ito na yung pang-8 frame at matatapos na namin ang pag-assemble ng octagon-shaped flooring ng pergola.